Shen Sining. Layo ng pag-aaral na ito na ituro o ipakita ang pagkakaugnay ng siyensa at sining. Lagi't-lagi na lamang kasi nating pinag-iwalay ang mga ito na parabang tubig at langis. Samantalang ang siyensa at sining ay maraming pagkakatulad. Sila ay nag-iimbestiga, sila ay nakatuon sa ideya, teora at hinuha, sila ay nasa laboratorio at studio. Sila ay nag-aaral ng mga materyal, tao, kultura, kasaysayan, relihiyon at mitolohiya. Sila ay natututong lumikha mula sa impormasyonal. Sila ay nanggaling sa salitang arte mula sa salitang tekne na pinagmulan din ng salitang teknik at technology. Pinatunayan ito ng mga naunang alagad ng sining at siyensya gaya ni na Leonardo da Vinci, Johann Vermeer, Claude Monet, Juan Luna, Georges Zora, Pablo Picasso, Fernando Amorsolo, Victorio Edades, Ansel Adams, Carlos Botong Francisco, Galo Ocampo, James Turrell, Alfredo Escobito, Jordan Mangosan, A.G. Sanyo, Xi She Huang, at marami pang iba. Lalong-lalo na sa larangan ng panitikan, partikular sa science fiction. Inuugat ang simula nito sa Darna ni Mars Ravelo, ni Teodorico Santos sa kanyang Excerpt, kay Eduardo del Mundo sa kanyang Toko sa Madre de Cacao, ang Apollo Centennial ni Gregorio de Brillantes ay isa rin. Ang Orbit 21 ni Jose Maria Espino. Pati ang Aliwan Paradise ni Mike De Leon. Ang Kidnap by the Gods ni Arnel Salgado. Kabilang na rin dito ang Pamilyang Kumakain ng Lupa ni Kevin De La Cruz. At ang mga pasimuno ng speculative fiction gaya ni Nadine Alfar at Jeremy Arambolo. Nandyan din si Big Sitoy o Lakambini Sitoy sa kanyang Secret Notes on the Dead Stars. At ang mga koleksyon ng mag-asawang Alfar at Kate Aton Osias sa kanilang Filipino Speculative Fiction. Isama na rin natin ang Expeditions Comics, ang Diaspora Ad Astra, ang Project 17 ni Eliza Victoria, at marami pang iba. Kabilang na nga rin dito ang Panitikang Pambata. Kasama na dito si Rene Villanueva sa kanyang Ang Pambihirang Buhok ni Lola, o si Luis Catmaitan sa kanyang Si Duglit at ang iba pang kwentong medikal, o si Ogie Rivera sa kanyang Alamat ng Ampalaya na naging musical pa. Isama na rin natin ang ventriloquist na si Oni Carcamo dahil ginagamit siyang puppetry sa pagbubunsod ng mga isyong pangkalusugan. Pati ang Philippine Educational Theater Association sa kanilang Art Zone. Sa pelikula, nandyan din ang editor at filmmaker na si Mirana Medina sa kanyang Alyana at iba pa. Nandiyan din ang mga grupong One Heart Express na nagtataguyod ng kung tawagin ay Expressive Arts Therapy. Ito yung kanilang Integrated Arts, ang Kasing Sining, at ang Theater Therapy.
Kabilang na rin ang Foundation Awit o Advancing Wellness, Instruction and Talents na nagbibigay o gumagawa ng Fabric of Life, Forum Theater at marami pang iba. Kailan nga ba nagiging agham ang arte? Sa mga institusyonal na proyekto, nandyan ang butil. At nandyan din ang Sustaining the Archipelago. Sa mga individual na proyekto, nandyan ang Poetry at Palay Bigas Kanin. Simulan natin sa butil. Ito ay ang pagpapakita ng ekosistema ng gamit ng palay sa sining. Kaya ginawa ito sa panitikan, sa sayaw, sa musika, sa sining biswal at teatro ng mga estudyante ng Philippine High School for the Arts. Nandyan din ang Sustaining the Archipelago, isang antolohiya ng tinatawag na Philippine Eco-Poetry. Ano nga bang eco-poetry o eco-tula? Ito ay isang kalipunan ng mga tulang nag-iimbestiga sa nilalaman at anyo ng ugnayan ng wika, kalikasan, kultura at pananaw ng tao. Ito rin ay koleksyon ng mga tulang nagsasaliksik sa posibilidad ng paghahandog ng isang punto de vista ng kalikasan, isang interrelasyon ng mga nilalang at mga tukod ng tungkulin sa pagsasatitik ng anumang likas. Nandyan din ang paggamit ng tula bilang terapiya. Kakambal na yatang isinilang ang Pilipinas at ang mga tulang ukol sa sakit, sakit at pasakit. Maging sa mga pasyon na ang kauna-unahan ay inilimbag noong 17-3 at 17-4 bilang mahal na pasyon ni Hesukristong Panginoon natin na tula. Ni Gaspar Aquino de Belen ay hindi lamang sumento sa pasakit ni Hesukristo kundi ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Katunayan, ang taguri sa pasyon ng mga taga Cebu ay pagsakit. Noon pa mang panahon ni Apolinario de la Cruz o Hermano Puli, bahagi na ng kanyang ritual sa pili ng kanyang Cofradia de San Jose na itinatag noong 1832 ang ganitong panulaang kung tawagin ay panalangin. Pakundangan sa iyong pitong sakit at ligayang kinamtan mo noong kasama ang iyong iniibig na esposa. Lalo na sa sakbibi ng siphayo ang awit ni Francisco Baltasar o Balagtas sa Florante at Laura na nasundan ng isang tulang pangaral sa isang binibining ikakasal. Kung magkakaanak kay narito ang hirap bukod sa babating kapagurat puyat mura sa asawa at sa batang pag-iyak, sabay titiisin ang nasawing palad. Maging ang masugid na tahagahanga ni Baltasar o Balagtas na si Jose Rizal ay maituturing na makata rin ng sakit o sakit hanggang sa kanyang huling paalam. Bayang minamahal, sakit ng lahat niring mga sakit, sintang Pilipinas, pakinggan mo ngayon ang huli kong sambit. Diway iniwan mo ang aking magulang at mga pag-ibig. Ako'y yayao na sa walang alipit, walang manlulupig. Ang Diyos ang harit, hindi pumapatay ni ang pananalig. Kahit sa mga kapanabayan ni Rizal, mababanag ang sakit halimbawa, hindi lamang sa pag-ibig sa tinubuang lupa ni Andres Bonifacio, kundi sa kanyang katapusang hibik ng Pilipinas na kung tutuusin ay tugon sa sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas na isa ring tugon sa hibik ng Pilipinas sa inang Espanya ni Hermenegildo Flores. Ipagpapatuloy ang ganitong panulaan ng reforma at revolusyon, subalit may kaparis ng katipunerong si Diego Mojica na susulat ng hibik ng inang Pilipinas na hihimok sa mga anak ng bayan na sumuko upang huwag ituring na tulisan o bandido ng mga Amerikano. Sa kabilang banda, maglalabas ang Heraldo Filipino ng mga akda ng siyam na kababaihang makata na ang tula ay tulad nito.
Masakop man tayo ng kuhilang Yankees, ay mamamatay rin sa mga pasakit. Mahanggay mamatay sa pagtatangkilik ng dapat igalang nating matawid. Nagalap noon ang pagsisisi at pagdududa ng mga Filipino sa patakarang benevolent assimilation ng mga Amerikano. Sa loobing ganito, ang magsisilang sa mga makatang karamihan ay mamamahayag tulad ni Florentino Colyantes na nagpasimula ng mga tudling na tula na kilala bilang Buhay Lansangan na nasundan naman ng Buhay Maynila ng hari ng balagtasan na si Jose Corazon de Jesus o mas kilala bilang Joseng Batute. Sariling hardin ng pambansang alagad ng sining na si Amado V. Hernandez na ang karaniwang tumatalakay sa sakit ng lipunan. Isa sa mga pangunahin ng pagtalakay sa ganitong paksain ay pinakaradikal sa makatang Tagalog na si Benigno A. Ramos na tinaguriang Puweta Revolusyonaryo. Magsusulputan din ang mga makatang kaparis niya sa Bicolanong si Zacarias Lorino na sumulat ng Maherak sa May Helang o Kaawaan ang May Sakit. Ano tanuman, bibihira rin ang mga taludtod at talinghaga tungkol sa totoong karamdaman. Mas madalang ang mga isinulat na akta sa panulaan man hindi ng isa mismong may sakit. Hindi ba wala namang karapatan kung tutuusin ang mga pasyenteng maging manunulat? Lalo na sa larangan ng pagtula. Ano naman ang kanilang muwang sa tugma o sukat halimbawa? Sa kabilang banda, kung diringgin ang mga inchik sa pagwiwikang walang sakit, walang tula. Ito ay posible. Nandyan ang sining ng pagpapahayag. May dula na kung tawagin ay sense of tumor. May sayaw na kung tawagin ay hikbi sa lansangan. May exhibit na kung tawagin ay tripis, CCP, sining sa eskwela, at batang sining. Nandyan din ang journal na pinasimunuan ng Stairway Foundation. Nandyan din ang tanghal talinhaga na pinamagatang Awit Tulansangan. Nandyan ang pagsusulat ng liham na sinimula ng Citizens Drug Watch at ang pagsusulat ng kwento ng mga comfort women mula sa Lila, Filipina. Nandyan halimbawa ang Metapisika ng Kakulangan ni RP. Ang Akala Ko ng Isang Batang Walang Pangalan. At nariyan din ang Likhang Sining ng Isang Anak habang nasasaksihan niya ang kanyang ina na lulunod sa isang baha noon sa Infanta Quezon. Ito naman ang isang personal kong proyekto na kung tawagin ay Palay Bigas Kanin. Dahil sa panahon ngayon, tayo ay laging umaangkat ng palay, hindi na kilala ng kabataan na mas kilala ngayon bilang mga millennials kung saan ang gagaling ang kanilang kinakain. Kaya lumikha ako ng mga tula na nilapatan ng musika ni na Joey Ayala, Cynthia Alexander, Noel Cabangon at iba pang mga musikero. Noong 27 ng Hunyo, 2008, nagbitiw si Bill Gates sa Microsoft at tumutok sa Bill and Melinda Gates Foundation. Ang pinagkaabalahan nilang mag-asawa ay ang pag-aambag ng 30 milyong dolyar sa isang proyektong Svalbard Global Seed Vault. Ito ay nasa Svalbard sa Barents Sea, malapit sa Arctic Ocean. Nasa 1,110 kilometro ang layo sa North Pole. Sakop ito ng Norway mula pa noong 1925. Bakit kaya nagbuhos ng salipi rito ang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo mula noong 1975 hanggang 2,100? Kagaya o kasama ng Rockefeller Foundation, Monsanto Corporation, Syngenta Foundation at iba pa. Dahil ito sa tinatawag na Noah's Ark for Securing Biological Diversity for Future Generations.
Dito inilagak ang 4.5 milyong buto mula sa Colombia, Mexico, Canada, Syria, Nigeria, Pakistan, Kenya at iba pa. Ang Pilipinas, sa tulong ng International Rice Research Institute, ay nagdeposito ng rice packet number 1 bilang pinakaunang uri ng ani ng kahit na anong halaman. Nagpadala ang iri ng 70,000 ng uri ng palay mula sa 123 bansa. Dito inilalagak ang agrikultura o kultura ng mundo laban sa panganib. Ito ay proteksyon sakaling magkaroon ng sakuna. Halimbawa, digma ang nuklear, bangga ang asteroid, pagbabago ng klima, o delubyo. Kailan pa natin gagawin ang kamalayang palay, bigas, kanin? Sa mga halimbawang nabanggit, sana makatulong ito sa inyo mismong paglalangkap ng sining at siyensya o siyensya at sining.